So mag-update lang po ako regarding my home credit account, ha? My home credit loans here sa aking, of course, sa aking home credit account. So mag-update lang ako sa inyo. Kasi natutuwa ako dito kay home credit ngayon, ha? Kasi meron pa po akong existing na loan dito sa home credit, ha? For your information, meron pa po tayong existing loans dito sa home credit. Like, dito sa aking kwarta, meron pa po akong balance dyan. Nakikita nyo naman. Punta po tayo dito sa aking cash loan. So makikita nyo ito. Open natin, ha? And then kung makikita nyo dito, nag-avail po ako dito ng cash loan na 24 months to pay. 19 months na po yung na-paid ko dito. And baba lang natin, ha, para makita nyo. So, ayan po. Kung makikita nyo rito, meron akong 2 months na exempted dito. Kapag nakapag-repay na po kung time dito is meron akong free 2 months. Meron po silang igagrant sa akin na free 2 months na hindi ko nababayaran yung last 2 payments ko dito once na-updated ako sa payment and once hindi ako na-delay. So far naman wala tayong delay dito. Na-update natin yung mga payments. Malabas po na 3 months to pay na lang po ako. So, by October 10, 2024, mostly po, binabayaran ko na to nang katapusan ng September. So, sabihin ko ng September na lang is mababayaran ko na to. Masisetup ko na to within 2 to 3 months kasi libre yung dalawang buwan natin sa cash loan natin. So, yun yung update ko sa inyo na malapit na akong matapos dito sa cash loan. Kasi maraming nagtatanong sa akin regarding sa cash loan kung may offer daw ba ako, may bago daw ba akong offer sa cash loan. So, currently po, wala pa po akong bagong offer sa cash loan. Wala pa silang bagong offer sa akin within 24 months. Within 24 months na nagbabayad ako dito, wala silang offer sa akin na cash loan. Laging product loan lang po yung offer nila sa akin. And nagtatanong rin po kayo sa akin, what will happen after paying this cash loan nga po natin sa home credit? Magagaranteed ba na magkakaroon tayo ng bagong offer sa kanila? Or ma-offeran ba tayo ulit? So wala po kasi akong masasagot nun kasi nga po, hindi pa po ako na-offeran ng cash loan dahil ongoing pa po ako nagbabayad dito. And yung iba kasi na-offeran daw, kahit may ongoing silang cash loan. Ako sa experience ko, is hindi ko po siya na-try. And yun nga po, tingnan natin, ha, after 2 months, after ma-paid ko itong cash loan ko, let's see kung meron agad-agad silang offer. I-update ko naman kayo. So, punta muna tayo sa aking personal loan or product loan, ha. So, yan, click natin tong payment schedule ko, ha. Makita niya rin na halos sabay din talaga itong si cash loan matapos at saka si product loan ko. So, 18 months to pay yung aking product loan. And then, meron na po akong na-pay dito na 15 months. So, 3 months to pay na lang. Itong si product loan, wala po akong pa-promo dito na kapag nabayaran ko siya on time or hindi ako nag-delay or hindi ako nag-delay, magkakaroon ako ng free 1 month to pay or free 2 months to pay like sa cash loan ko. So, walang pa ganito si product loan. So, at time yung nag-avail ako, wala siyang pa-offer na ganon. I-endure po talaga natin itong last 3 months to pay ko na dito sa aking product loan. Ito nga po yung maganda sa home credit, no? Though meron na akong pa-product loan, may cash loan and kwarta akong na-avail dito. Wala siyang tigil sa akin kaka-offer ng aking product loan. So, meron po siya palaging offer sa akin kahit may existing product loan ako dito. So, nung unang offer nila sa akin is 40,000 pesos na product loan. Na pwede ko nga po siyang i-avail kahit pa po may existing akong product loan dito sa aking home credit app na kahit hindi ko pa po siya tapos bayaran. Update lang po, no? Dito sa product loan po, natuwa ako ngayon, ano? Kasi ang laki-laki ng offer niya sa akin ngayon. So, mind you, ha, meron akong existing na product loan dito sa home credit app, sa home credit account ko na 3 months to pay pa. And from 40,000 pesos na meron nga po silang product loan sa akin, meron silang offer sa akin ngayon na product loan which is up to 120,000 pesos. Grabe, napakalaki nito. So, napakalaking bagay po nito, ano, pag nangangailangan tayo na magamit na mas higher yung amount. Like, kung gusto natin mag-avail ng mga iPhones or mga appliances ng mga high value like this, mga furniture ba yan, mga gadgets ba yan, or mga kung ano pa. Ang laking bagay nito. Like this, oh, mayroon tayong offer na product loan up to 120,000 pesos, which is talagang very, very qualified tayo to avail the high value product na gusto natin by the help of home credit. For example na nga, itong iPhone, alam niyo naman ang presyuhan ng iPhone, di ba? Nasa 100,000, nasa 89,000, 79,000, mga ganun po. Ganun yung mga presyuhan niya. So, hindi lang iPhone, no? Meron din tayong Samsung na mga high value like 120,000, may mga ganun po. So, pwede natin itong gamitin sa home credit. Kung gusto natin makuha yung ganung item na installment basis po, so, ganun siya. So, malaking bagay to. Like dito po sa baba na mga ino-offer niya like iPhone nga po, iPhone 15 Pro Max, meron
yung mga other phone din dito, gadgets, laptops, refrigerators, yung mga kitchenware, mga appliances, so marami siyang mga in-offer dito ng mga high value amounts din na kung hindi pa natin afford, pwede natin i-installment with the help of Home Credit. Offer talaga. So, legit naman po ito. So, kadalasan po kasi kapag meron tayong product loan offer na nag-reflect dito sa account natin, sa Home Credit account natin, or sa Home Credit app natin, na once na nag-apply tayo nito, is 90% po yung approval natin dito. So, based sa experience ko, nakadalawang product loan ako for 3 years na ha, na naglo-loan tayo dito. So, hindi pa naman tayo na-disapprove. By the use of product loan offer nga po ni Home Credit, hindi pa naman tayo naka-experience ng disapprove dito once na may offer sila. So, ang laking bagay nito, 120,000 pesos. Masarap niya i-convert to cash, di ba? Unfortunately, kasi alam ko, tinatanong nyo rin ito kung naka-convert ba into cash si product loan offer ni Home Credit, which is unfortunately is no po. So, hindi po siya naka-convert in whatever ways we can talaga. Hindi po pwede. So, maliban na lang din siguro, no, kung merchant partner tayo ni Home Credit, of course, ito yung ipapambayad ni Home Credit sa'yo. Good as cash naman. Good as cash na darating sa'yo. Pero kung hindi ikaw merchant partner ni Home Credit, is a no po talaga. And there's no other way. Kasi once po kasi na nag-process tayo dito, ito like this po ha, pipindutin ko to, kiklik ko to ha, if what will happen after this, kung kiklik natin. So, click natin to, lagi dito, update the following to proceed. So, total monthly net income. Then after that, so magpuproceed siya for the next step. Like, i-update natin yung personal details, ID, self-verification, and other details na kailangan nila. So, ganun, para nag-a-apply ka ng product loan. I don't think na ma-convert siya sa cash kasi may ganito pong process. And kapag product loan po talaga, pupunta ka sa physical store nila. So, again, kung hindi ka merchant partner ni Home Credit, is hindi mo siya makukuha good as cash. Additional ko lang po doon sa product loan offer po ni Home Credit is please know na hindi po siya zero down payment po si Home Credit. So, kapag nag-avail tayo ng product loan dito, meron po silang hinihinging down payments, which is the standard po is 30% of the total amount ng product na in-avail natin. Yun po yung down payment. So, at least 30%. So, kung ang worth ng product na in-avail natin is 120,000, 30% po ng 120,000 ay 36,000 pesos. So, ito po yung nire-require ni Home Credit at least na down payment natin bago tayo maka-avail ng product loan nila. So, sometimes po may papromo po si Home Credit sa atin regarding sa down payment. Like, nung previous na na-avail ko nga po, worth 53,000 pesos yung na-avail kong product nun. And then, ang nire-require niya lang sa akin na down payment is 5,000 pesos. Ay, nasa akin kung gusto ko siyang i-elevate yung down payment ko, ito 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, nasa akin yun. Nagano'n po si Home Credit, which is, yun lang yung ayaw ko dito kasi nga, syempre may down payment pa. Sinasabi nga po nila na 0% interest, pero meron silang mga additional charges like mga insurances, so meron siyang ganon. Which is, hindi ko rin talaga bet yung ganon, pero kung kailangan naman natin, wala naman tayo magagawa kung itanggapin yung ganong mga pa-charge niya kung nangailan tayo sa item na yun, diba? And kung mas magaan sa atin yung installment nila. So by the way, update ko kayo ha, so it's been 2 to 3 months na lang, para mapaid ko lahat yung aking pa-cash loan dito and pa-product loan and maging clear tayo dito. And let's see kung may bago tayong offer dito sa cash loan and product loan again ni Home Credit. Kasi talaga ngayon pa lang nagpaparamdam na talaga si Home Credit sa akin to avail, to reloan siguro. Never po akong pumalya sa pagbabay dito. And of course, na-notice niya yung credit records ko dito or yung aking payment history dito. And alam mo kung may kalalagyan tayong maganda dito sa Home Credit. Update ko kayo time to time sa mga kaganapan ko dito sa Home Credit account ko sa bago nilang offer sa akin. And sa mga bagong privilege na pwede pa nilang i-offer sa atin like Home Credit card, yun, meron silang ganun, di ba? Ang po talaga is well-known na rin sa atin yun. So again, mag-update na lang po ako sa inyo. Okay, dapat mo na subscribe kayo at click yung bell button para lahat mo ng videos ko is updated and notified po kayo. And I hope may natutunan kayo sa video ito. I hope nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan niyo yung video, please don't forget to like and share. And thank you po palagi sa panonood. Bye!